Illegal naman daw ay sa LTFRB ang pagbatupad ng bus ban sa Luzon at Maynila. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ang lokal na pamahalaan ng paniniket sa mga lumalabag sa ordinansa. Saksi si Victoria Tulan. Bilang mga pasahero ang umaalma sa resolusyon ng Maynila na nagbabawal sa pagpasada ng mga bus na walang terminal. Dahil maging ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, naniniwalang illegal ang resolusyon ng lungsod. Sana ho i-regulate na lang instead of banning the city buses to enter. Hindi rin daw kinonsulta ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang LTFRB bago ipatupad ang bus ban. Bagay na dinepensahan ni Vice Mayor Isko Moreno. And it's very clear under RA 7160, which is the local government code of the country, local government code, no? Na isinasaad doon yung police power ng syudad to regulate our roads, avenues, banketas. Unti-unti na nga raw gumagaan ang trapiko sa Maynila dahil sa ban. Nagsimula na rin ngayong araw ang paghuli at pagmumulta ng 500 piso sa mga bus na lalabag. Awa ng Diyos, wala pang sumubok. Sang-ayon din sa bus ban ng MMDA. Nakatulong din eh. Nakabawas. Tatlong araw pa lang kasi. Tingnan natin. Pero dahil sa bus ban, kapansin-pansing mas bumigat ang trapiko sa dulo ng Quezon Avenue malapit sa Welcome Rotonda. Kaya si Quezon City Mayor Herbert Bautista may naiisip ng solusyon. Ang plano is to pakananin sila sa Mayon Street. Tapos kanan ulit, papunta sila ng Araneta Avenue. Tapos kanan ng Araneta, kaliwa ngayon ng Quezon Boulevard. Malaking abala man sa mga pasahero ang magpalipat-lipat ng masasakyan, panawagan ni Moreno sa publiko, tiis-tiis muna. Jeep, FX, UBFX, no? Taxis, tricycles, LRTs, 5. I think this is more than enough to accommodate our commuters. Ano lang naman, yung habit lang naman ang nagiging problema. Masarap naman din medyo pinagpapawisan ng konti pag naglalakad ng konti. Kaya ngayon ang pamunuan ng LRT, inaasahang tataas pa raw ang bilang ng kanilang mga pasahero ngayong lagpas na sa maximum capacity ng LRT Line 1 ang mga sumasakay rito araw-araw kahit wala pang bus ban. Gayunman, wala raw silang balak i-extend ang operating hours. Maging ang Philippine National Railways, napansin din daw na bahagyang tumaas ang bilang ng kanilang mga pasahero, lalo't abot kaya ang kanilang pamasahe mula Tutuban hanggang Alabang. Kasi dito na kami sa train, kasi mas madali ang gay, walang traffic. Ang pamasahe mura, ang oras mo tipid. Of course, sa ngayon hindi pa namin nararamdaman masyado, but comes na marami. We will have to make adjustments sa aming mga train. Para sa saksi, Victoria Tulad, nag-uulat.